kasong perjury ang balak isampa ng Armed Forces of the Philippines laban sa dalawang aktivistang nagsabing dinukot at tinakot umano sila ng militar. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Kumpletong humarap sa budget hearing ng Defense Department sa Kamara sina Secretary Gilbert Chudoro, Armed Forces Chief Romeo Bronner at mga opisyal ng AFP kanina. Hindi tuloy naiwasang itanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang tungkol sa kaso ng dalawang environmental activists na sina Junila Castro at Jed Tamano na pinakawalan kahapon ng militar. Bagay na derechahan ding sinagot ng sponsor ng budget na si Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez. Would the AFP admit to abducting the two young women, Mr. Speaker? No, Mr. Speaker, and the AFP plans to file perjury cases or charges against the two. Mr. Speaker, we are so shocked with that kind of response from the AFP. Giit naman ni Alvarez, paano raw sasabihin ng mga aktivista na pinilit sila gayong marami raw testigo nang lumagda sila ng sinupaang salaysay? The PAO lawyers were there. The stepfather of one of the ladies were there, and they were even asked if they were coerced into signing by her stepfather, and she denied being coerced, Mr. Speaker. Ayon naman sa hepe ng Public Attorney's Office, si Attorney Persida Acosta, may sulat kamay na affidavit na ang dalawang aktivista nang datna ng kanilang abogado. Wala rin daw silang nakitang senyales na kinidnap ng militar ang dalawa. Pagdating doon ng PAO lawyer na si Attorney Joffer Bagay, nakita na niya meron to. Pero hindi siya nasiyahan dito na may sulat kamay. Kinlose door niya yung dalawa at tinanong niya, ano ba yung gusto niyong sabihin? Yung par na sinabi lang, laman itong kanilang written. Una nang sinabi kahapon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC na tila tinraidor sila sa pagbaliktad ng sinumpaang salaysay ni Natamano at Castro. Dahil bago ang press con sa Plaridel, Bulacan, nakausap pa raw mismo ni NTFL-CAC Director Jose Mario Chico ang dalawa. Kaya sa ngayon, pag-aaralan daw muna nila kung maghahabla sila ng kasong perjury sa dalawa. Talaga naman nakita ko sa kanila, no? yung sa kwento po nila na talagang gusto nila magbagong buhay. Based on po sa mga revelations po nila that they have experienced life in the mountains together with the armed group of the CPP and PNDF. Para naman sa grupong karapatan na kasama ni na Castro at Tamano kagabi, victim blaming ang ginagawa ng NTFL-CAC. Saan naman nakakita na yung dalawa who suffered through an abduction, they were blindfolded, gagged, tied like animals, denied of their all the rights, the constitutional rights that should be afforded sa kanila, sila pa ang kakasuhan ngayon. Kahit ako ang tanungin eh, pag nasa sa sitwasyon akong ganun, no? Kahit pagpatay ni Rizal, aminin mo. Nakatakda namang humarap muli sa media bukas ang NTFL-CAC. Isisiwalat daw nila ang naging background check ng militar sa dalawa. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.